Recording. All right, so magandang gabi sa inyo Pilipinas, you know, tsaka magandang umaga dito sa US and Canada. I know we have people here in Canada. Ailis from Montreal, we have si Joy, myself, si Abner J, you know. And most of you guys are Pilipinas. So, yeah, good evening sa inyo guys. Just to remind you, this event na ginagawa namin, this is a regular schedule sa Zoom natin every Wednesday, 8 p.m. sa inyo dyan sa Pilipinas. You know, and of course, we will proceed to the tra business training after this one. So today or tonight, we have an amazing guest. She's a medical doctor that will presenting the product. Then of course, nai-share niya yung story niya. And I'm excited to hear again her story, the first time na na-met ko siya about less than a month ago nang dyan ako sa Pilipinas. But anyway, yung guest natin guys, si Dr. Rowena Robenyol. She's been in the medical profession for 30 years. You know, particularly, nagpa-practice siya sa ano, OB-GYN. She's married to, ano, to also a doctor, which is a neurologist. They were blessed with three amazing children, mga professional na rin tong mga bata na to. And just like them guys, they are high achievers academically, no? Mga ano to, mga cum laude, you know. She graduated in UST University diyan sa Manila. And of course, no, she owns her own clinic, you know, but I don't wanna steal her thunder to tell her story. But she's an amazing doctor. She have a good heart. You know, and that's why guys, kung makikita niyo siya ngayon, she's on the top of the list ng mga top performers natin, even on her busy schedule as a doctor, because of her passion, yung transformation niya, it turns like, you know, nagiging gung-ho siya ngayon sa Yoli. So I won't be surprised that she will rise to the top one ng monthly performance natin. Na-feature na rin siya. She won as the third place Better Body Resolution challenge natin. So I think she's aiming for the 60 days kasi yung 30 days she won already as the third prize. And of course we have more success story that we can hear from Dr. Rowena. So Dr. Rowena, take it away. Thank you so much for joining us. Feel free to share your screen. All right. Just try to unmute yourself, Doc, kasi nakamute ka. Yeah, I can see your screen already. All right, try to unmute yourself, Doc, maybe because you're still muted. Unmute yourself first and then you share your screen. Okay Yeah, na? I can hear you good. Okay, go ahead. Mabalik tayo sa screen ko. Okay na po? You can see Yep. my slides and can hear me. The slides, I can see you. Share it again, but I can hear you already. Eto. Ay, hindi pa ba? Oh. Sandali. Share. All right. Yeah, and I Okay can. na? Yep, I can see it. Okay, go ahead. Okay na po. You can hear me and you can see Yep. my slide. All right. Magandang gabi po sa inyong lahat. It is my honor to be here tonight. I will be discussing some things that you might be disregarding in the past and you might want to change at present for you to become a better, amazing person in the future. So, umpisahan na po natin. My discussion will be divided into two parts. The first part po, I will discuss about obesity kasi being a medical doctor, kailangan kong ipaintindi sa inyo ang impact ng obesity sa atin. And the second part will be very close to your heart, the Yoli products. So again, my title, Obesity, the Fright to Cope
and the only, the flight of hope. So what is obesity? It is simply an excess body fat accumulated throughout the years. Sa katawan natin na unti-unting lumalaki, lumolobo, tumataba, nagiging taba, Choy. In 2019, ito po ay record ng World Health Organization. In 2019, high BMI, ibig po sabihin ng high BMI, yung malalaki, yung mga obese, mga overweight, they cause an estimated 5 million deaths from non-communicable diseases such as cardiovascular diseases, diabetes, cancers, and digestive disorders. Ano po ibig sabihin nun? Sa mga namatay dito sa mga sakit na to, 5 million matataba. Ganun lang po kasimple. The economic impacts of the obesity epidemic are also important. Kapag malaki ang gastos ng bansa sa pag-curb ng diseases or to turuan ng mga tao niya tungkol sa kalusugan, tingnan niyo po, by 2030, the government will spend $3 trillion per year. And by 2060, the government will spend $18 trillion per year. So kung itong mga halagang ito ay ipo-focus na sana para iangat ang buhay ng mga tao, di ba po mas maganda kaso napupunta ang pondo para lang turuan ng mga tao at ipaalala sa kanila ang impact ng obesity. 1 billion people globally will be living with obesity by 2030. Huwag na tayong lumayo. Pinoys, 27 Pinoys are overweight or obese. Isa na po ako doon. Pero malapit nang hindi. 38.6 of adults aged 20 to 59 in the Philippines alone were diagnosed as obese or overweight. Bakit sila yon? Yung 20 to 59? Kasi sila yung may access, sila yung may pera, sila yung working force, sila yung professionals na very busy na mag-grab na lang siguro ng McDonald's or Jollibee. So, hindi maganda ang eating habits, so sila yung ina-attack ng obesity problem. Remember that, the 38.6. Kasi, ito lang March 5, 2024, the Department of Health, the National Nutrition Council, the World Health Organization convened dito po sa Pilipinas para pag-usapan ang problema ng obesity. And they found out 14% of children 5 to 10 years old, 13% of individuals 10 to 19 years old, and 40.2% of adults are obese. Kung titingnan nyo kanina yung data, 38.6 lang noong 2022. Pero ngayong 2024, 40.2% na ang taong malulusog. So obesity is a growing problem. Kaya dapat itong bigyang pansin. Lalong-lalo na nag-i-increase ang obesity sa mga bata. Andyan kasi ang Coke, McDonald's, no? Jollibee, KFC. So ang mga junk food natin, sila yung nakikita ng mga bata at siguro nakikita rin sa matatanda. So this problem, this growing problem should be addressed. Hindi ko alam kung marunong kayong mag-compute ng BMI or body mass index kasi ito'y makakatulong para malaman nyo kung if you are categorized as overweight, normal, or obese. So you just compute the weight in kilograms, the height in meters, and square. Kung hindi kayo mahilig mag-compute-compute katulad ko, you can just look it online or download sa inyong mga iPhones, the BMI calculator. So, let's give an example. This is a case of a 58-year-old female, 5'2 in height, with 180 pounds sa weighing scale. Ang kanyang BMI after computation is 32.9, obese class 1. Sino po yan? Ang inyo pong lingkod. Ako po yan. Obese class 1 ako nung nag-umpisa ako sa Yoli. 180 pounds. So kung sasabihin sa inyo, lalo na ng mga anak nyo, Mommy, you are so beautiful. Huwag po kayong maniwala. Kasi ang tunay na maganda ay walang belly. Ang tunay na maganda ay healthy. Ang tunay na maganda ay happy. Paano ka magiging happy kung may sakit ka? Di po ba? Alright, so let's discuss. Kung may sakit ka, hindi ka masaya.
So kung hindi ka masaya, hindi ka maganda. Ano ba ang mga negative effects ng obesity? Hindi na tayo lalayo, o bigayin niyo po ako. Sa clinic ko, napakadaming polycystic ovarian syndrome akong nakikita. They come into the clinic, mataba, may hair loss, may hirsutism, ibig sabihin ng hirsutism, yung tinutubuan sila ng kung saan-saan buhok sa parte ng katawan. Meron silang pelvic pain o masakit sa puson, and they are obese. What are the symptoms or what are the causes of PCOS or polycystic ovarian syndrome? Insulin resistance. Ito po yung mga diabetic o tumataas ang blood sugar. So bakit? Kasi nga, mataba po sila. Lifestyle, diet, eating habits, environmental factors, hormonal imbalance, stress. Lahat po yan ay nagpo-cause ng PCOS, hindi lamang sa mga bata, kahit pa sa mga matatanda. All right. So, kung merong epekto ang pagiging mataba sa pagkakaroon ng PCOS, ganun din sa fertility ng babae. Hormonal balance regulates the menstrual cycle. Ang fatty tissue po, ang taba natin, ay nag-release ng hormone na leptin. At itong leptin na to ang nag-disrupt ng menstrual cycle ng babae at nagkakaroon ng hormonal imbalance which can lead to reduced fertility. So pwede nating sabihin na kapag mataba, mahirap mabuntis. Another one, sino sa inyo ang madalas nang makalimot? Ayaw nating makalimot ng pangalan ng ating loved ones. Ayaw nating makalimot gumamit ng kutsara at tinidor. Ayaw nating makalimot na maligo sa ating mga katawan. Bakit? Kasi po, kapag tumataba ang isang tao, lumiliit din ang brain volume. Ito po ay napatunayan na sa ilang studies, lalong-lalo na itong ipinapakita ko sa inyo na ginawa sa Pennsylvania. Decreased brain volume is related to higher BMI. Ibig sabihin, yung mga taong matataba, yung mga obese, sila, isipin nyo na lang, lumalaki ang katawan, pero lumiliit ang utak. So pag lumiliit ang utak, bumababa ang function nito. Dito na pumapasok ang increased risk for memory loss. Buti sana kung memory loss lang, pero dyan din pumapasok ang dementia. Ang dementia po ay simply called ulyanin. This is the severe form of ulyanin, dementia. Ito na yung nakakakalimot ka na ng pangalan, nakakalimutan mo na yung anak mo, nakakalimutan mo na yung asawa mo. So ayaw nating mangyari yan. Sa isang study na ginawa sa National Institute of Health, compared with the normal BMI and waist circumference, obese individuals had a 28% increase risk of dementia. So it is safe to say na hindi na ako magpapataba kasi ayaw kong magkaroon ng dementia. All right, cancer. Excess fat is associated with chronic inflammation which is linked to cancer. Tingnan niyo ito. Sa study na to, in-enumerate ang mga cancers na posibleng mataas ang rate ng deaths no sa mga tao. The first ang pinakanauuna rito ay esophageal cancer. Esophagus, ito po yung lalamunan natin mula sa paglunok hanggang sa pumunta sa stomach. So number one, esophagus. Number two, gastric cardia. Ibig sabihin po niya yung opening ng ating stomach. And then the colon and the rectum runs in third. Colon and rectum, ito yung mga big intestines nandun sa baba. Liver, atayon, gallbladder, apdo, pancreas, lapay. And then nagfa-follow ang breasts in postmenopausal women. Corpus uteri or matres, then ovary, kidney, meningioma, thyroid, and multiple myeloma. So kung makikita nyo, nakakahuntos sufficient. Ibig sabihin, there is big sufficient evidence na obesity can cause cancer lalo na sa mga types na ito. So kung titingnan ninyo, ang nauunang mga cancer na very much related sa obesity ay yung mga nasa gut, yung mga dinadaanan ng ating pagkain. Sa bawat kain natin na toxins na nadedeposito sa ating gut, doon nagsisimula po ang matinding cancer. All right. Other adverse effects of obesity, decreased life expectancy.
The years of life loss range from 6.5 years for participants with a BMI of 40 to 44.9 to 13.7 years for a BMI of 55 to 59.9. Ano pong ibig sabihin noon? Kung ikaw ay obese class 2 pataas, nabawasan ka na ng 6.5 years. Kung ikaw naman ay obese class 3 pataas, nabawasan ka na ng 13.7 years. Sino ba? Sino ba ang gustong mamatay kaagad? Nobody. Gusto natin mabuhay ng matagal para makasama pa natin ang ating mga mahal sa buhay. So, they said that obesity is a chronic illness. 25% genetics, 75% lifestyle. Obesity is in fact genetic. Over 200 to 500 specific genes are linked to obesity. So, hindi isang klaseng gene lang ang magde-determine kung ikaw ay obese. Marami po yan. They call it polygenic. But then, genetics plus poor environmental factors, ito talaga ang magdidikta kung ikaw ay magiging obese or hindi. So, are your genes your destiny? Definitely not. A healthy and active lifestyle can offset genetics. So, pag sinabi nga, katulad nung sinabi ako ng mga anak ko, Mami, ang ganda mo. Alin ba ang tunay na maganda? Yung mataba na hindi malusog o yung hindi malusog pero healthy? Alright, so yun po ang first part. Kung tatakot kayo sa the fright to obesity, this time, bibigyan po kayo ng hope with Yoli. Disclaimer, hindi ko po sinasabing gamot ang Yoli. Hindi ko po sinasabing tanggalin ninyo yung mga gamot ninyo and you stick with Yoli. Hindi po. These Yoli products are only supplements to augment your healthy lifestyle. So ano po ang ino-offer ng Yoli? Holistic wellness supplements, sustainable lifestyle solutions, dynamic community experience, and enriching business platform. Above all else, we offer hope. The only difference, ito po ay organic, galing sa nature. Finris, para maging powder, we never use heating process. Parang ano yan eh, parang yung mga pagkain mo, sa mo nilalagay, sa refrigerator, para sila ay ma-preserve ang nutrients sila. Ganun din po yung Yoli. Finris ang mga sangkap para maging powder at para mapunta sa katawan mo na purong-puro at talagang fresh and from nature. All of the good, none of the bad. No gluten, no soy, no dairy, no dairy. Wala po itong preservatives. And they are all are organic, FDA approved. Ang kulang na lang ay yung halal approval, which is ongoing na rin ang application. So the pillars of health, body pH. Kailangan ma-maintain natin ng alkaline or normal body pH kasi the acid will kill us. Next, gut health. Sinabi ko kanina na ang number one cancer and related sa obesity ay related sa gut. Oxidative stress, inflammation, detoxification, energy sufficiency of micro and micronutrients, blood sugar support, neuro and endocrine and immune health. Neuro, tandaan niyo po yan, huwag kayong makakalimot, otherwise, alam niyo na. Okay, why Yoli works? Kasi yung mga pillars kanina na nabanggit ko, yun ang tina-target ng Yoli products. Inflammation, number one. Binibigyan tayo ng Yoli ng normal or alkaline pH to fight the acid na nakukuha natin kung saan-saan. Sa stress, sa kinakain natin, at kung saan-saan pa. So ano ba yung mga inflammation eh? Simula natin sa ulo. Folliculitis, yung buhok natin, hair follicles. Minsan may inflammation yan or may magayans, folliculitis. Baba tayo, stomatitis. Tonsillitis, baba pa tayo. Dermatitis, o baba pa tayo. Gastritis, o tapos sa napaka-usong-uso sa ating mga kaibigan at kamag-anak, arthritis. Lahat po na may itis-itis, ibig sabihin na non-inflammation. At paano natin maiiwasan yan? Maintain body pH. Insulin resistance, di ba po pag tumataba ka, tumataas din ng blood sugar at nahihirapan ng insulin na i-regulate ang ating blood sugar. So the Yoli products will help
regulate the insulin release from our pancreas. Toxins, detoxification, microbiome, meron po ang Yoli na probiotics na makakatulong para i-maintain ang good bacteria sa ating katawan. The stress and hormones, remember the leptin na sinabi ko kanina na nire-release ng fatty tissues that can cause infertility. So yan, nire-regulate ng Yoli products ang ating hormones sa katawan. And of course, the nutrient deficiencies. Our flagship system, ito po ang talagang magic na nagpabago at nagpa-transform ng buhay ko. The Better Body System. It is a meal plan centered around eating nutrient, dense real food with a focus on carb cycling. Ito talaga yun eh. Sa isang bansa na katulad natin na rice is life, hindi sustainable yung mga keto diet or intermittent fasting. Hindi talaga. I have tried that before. Pero itong carb cycling ng Better Body System, ito, pasok na pasok sa pagkain Pinoy. The transformation kit is only for 28 days. And marami na transform, including siguro may mga kilala kayo dito. Sa susunod, I hope kasama na ako. Diets do not work. Eh, totoo naman. Ang sarap kumain, di po ba? So, bakit ka magda-diet? So, dito nabuo ang ating transformation kit. Nasabi ko nga kanina, FDA approved, lahat ng klaseng certification, certified siya, except for halal. Alright, acidity, the silent killer. Sinabi ko kanina na lahat ng inflammation, lahat ng nangyayari sa ating katawan, lahat ng toxins, lahat ng stress, they give very much acid sa ating bloodstream. At paano ito maiiwasan? By making our blood pH alkaline. Tingnan nyo, sa lahat ng kinakain natin, meat products, fish, sugars, dairy, grains, grain products, tinapay, chocolate, kape, tsaka sodas, and even alcohol. All of them are acidifying food. Alin lang ang hindi, gulay. Pero 2 kilos of broccoli ay katumbas ng isang kapsula ng alcohol. So, makikita natin na talagang malaking tulong ang produkto ng Yoli. But then again, disclaimer, hindi ko sinasabing itigil ninyo ang mga gamot ninyo dahil ito ay pantulong lamang sa ating mga nireseta ng doktor. Otherwise, magagalit po ang mga colleagues ko. Alright, let's go to the product itself, the Alkalit. Ito po ay, ito yung talaga nagpapa-maintain ng balance pH ng katawan natin. It has a patented time-release formula. Ibig sabihin, inumin mo siya sa umaga, sa buong mid-morning, lunchtime, afternoon hanggang gabi. Protektado ka. Pure. Ito po yung tinatawag na probiotics. Ito yung nag-aayos ng toxins sa ating digestive system. And nagpo-promote siya ng health balance sa ating mga good bacteria and bad bacteria. Resolve. This is the fiber. It contains phytofiber. This will give a feeling of fullness and support weight management. Yung tipong pag nagda-diet ka, di ba, parang gutom ka pa. So nababawasan yung craving mo if by this Resolve capsules, no? Ang trabaho niya is bigyan ka ng feeling of fullness para mabawasan yung craving mo. And then, syempre, we have the protein shake. This will support your weight management. It has pure whey. Napakasarap niya. It has 90 calories per serving only, 4 grams of fiber, and 12 grams of protein. Pasok na pasok sa daily requirement ng proteins at hindi masisira ang kidneys mo. Passion. Paborito natin lahat ito. This is a calorie burner, fat burner, and gives us energy during our weight management. So yung transformation kit, nandun si Alkalit, nandun si Pure, Resolve, Passion, and Yeshik. So lahat yan may kanya-kanyang trabaho at isama mo ang carb cycling na meal plan, sigurado, katulad ko, marireach ninyo ang goal of better body. So ito po ang ibang produkto pa ng Yoli. Hindi ko na i-discuss siguro some other time. Ito rin naman ng mga drinks na napakasarap. Wala kang itutulak kabigyan. Lahat po yan natikman ko na.
All right. So a little bit of my story. I joined Yoli only this May 15, 2024, with the prodding of my cousin Joy, na nandito siya ngayon. She has been introducing me to Yoli since 2017, pero nag-sign up lang ako 2024. I was diagnosed diabetic noong July 2021. Tingnan nyo naman ang aking blood sugar, 15.62, triple sa dapat na normal lang ng aking asukal. So muntik na ako mag-insulin dyan, umayaw lang ako dahil patigas ang ulo. So I decided to join Yoli May 15, 2024 after kong makita noong February na mataas pa rin ang aking blood sugar, 7.4. This is despite my intake of maintenance medicines, yung aking Jarjan's Duo. Umiinom ako noon twice a day. So, with the help of medications, from 15, naging 7.4 din naman. Pero with my lifestyle na kain dito, kain doon, buffet dito, buffet doon, talagang hindi, nahihirapang ibaba ang aking blood sugar. And that is the reason na nag-join na ako noong May 15. And after 26 days lang po, tingnan ninyo, my blood sugar dropped from 7.4 to 5.1. Di ba po? Amazing. Hindi ko sinasabing Yoli lang ang nagpababa ng blood sugar ko. Hindi po. Meron ako maintenance meds, pero sa tulong din ng Yoli, natulungan ang aking lifestyle na magbago at magbalik sa normal ang aking blood sugar. I started at 180 pounds. So after 28 days, I lost 12 pounds. At ngayon, nandun ako kasi sa peak eh. Nasa plateau na ako. So medyo mabagal ang aking weight loss. But this is a sustainable weight loss. Kahit tanungin po natin sa mga coach ng Anytime Fitness or kung ano mang gym dyan, this is a sustainable weight loss. So now I am on my almost 14 pounds loss. So ito yun nung ako ay 180 pounds at ito po ngayon na pumayat na. Actually, itong timbang na, itong picture na to, eh, yan yung 12 pounds lang ang lost ko. So, I joined Yoli May 15 and my very first commission was 1,080 pesos. Tuntuan na po ako niyan kasi parang, wow, extra income, may pambili ng lipstick, di ba? So tinuloy-tuloy ko lang. Merong na-amaze sa akin transformation. So, ipapakilala ko yung Yoli, i-introduce ko sila, at na-enganyo naman sila, they use. So, maraming tao akong na-inspire, maybe because nakikita nila sa sarili ko. And tomorrow po, from 1,080 commission. This is weekly, ah, weekly, alam niyo na 'yon. So from my 1,000 pesos and 80 pesos commission, bukas po magde-deposit ang Yoli sa bank account ko at ito po ang i-deposit niya, 40,720.32. Hindi ko po sinasabing papalitan na ng Yoli ang trabaho ko. Hindi po. Kasi marami pa rin ako may inspire na pasyente, marami pa po akong matuturo ang pasyente, marami pa po akong re-resetahan ng gamot. Pero this time, mai-inspire ko na sila sa aking transformation by giving them the option of Yoli para maging supplement din nila and to para matulungan din sila. So, the body achieves what the mind believes. So, kung naniniwala kayo na matatransform kayo with will and determination, kung kaya ko, kaya po nating lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sir Chris? All right, Dr. Peng, thank you so much for sharing that. I love it. Yeah, I love it, you know, when you share that. So, guys, there you go. So we will transition to the part two ng ano natin ng presentation. So I will talk about more on the financial side of it. Okay, hold on. Okay, again, no, sa mga hindi nakakakilala, so my name again is Chris Medina. I've been an entrepreneur at the young age. So I own
a business sa Pilipinas. So we do importation, distribution of medical supplies and equipment sa laboratory. Pero pumunta kami ng Amerika, guys, kasi yung pinaka educational background ko, I'm a nurse. My wife and I, tsaka yung pamilya namin, nag-migrate kami sa US back in 2002. So ngayon, na-introduce sa akin tong Yoli, mga 15 years ago. But to give you a short background ng family ko, this is our family. Tatlo yung anak namin, age 27, si Christian already married. Kaya may apo na kami ngayon, 3 years old, si Avery. And then we have a nursing student na graduate na next year, si CJ. And then si Reina is 10. As you can see, guys, I've been practicing nurse dito sa picture na to. Umpisa ako dito ng 2002. And then I was able to retire from my nursing profession about 13 years ago dahil dito sa Yoli. Yung medyo gumanda na yung buhay namin, I was able to retire and be full-time with them for 13 years now. And I love, you know, I'm so grateful sa profession ko ng medical. But my story started really, guys, is dahil katulad kay Doc Weng, no, marami din ako mga medical issue, kaya ako nainganyo din na alagaan ko yung sarili ko. You know, but before I talk about that, so let me discuss a little bit on the business pillars, guys. Kasi hindi lang naman ang Yoli ang mga opportunity na nakikita natin dyan, you know. Even with traditional businesses or traditional work, I always believe, guys, na pag tinitignan mo yung trabaho mo or yung negosyo mo, always look into a company yung mga pillars ng negosyo. Paano ka babayaran yung compensation plan? Of course, tinitignan natin yan, even with our job. You know, is it yung timing? Ano ba yung timing? And you know, si Dr. Rowena mentioned the specific timing ng problem natin ng obesity, guys. Pag hindi natin nakita yan, there's something wrong with sa mata natin. You know, as you can see, no, huwag ka na lang lumayo, tumingin ka lang sa salamin. Minsan nakita mo, ikaw na yung problema eh. You're part of the problem kasi ikaw yung market eh. Pamilya mo, nandun sa pamilya mo kasi the eating habit natin. And then yung system, you know, we have a business system, guys, na sinisimplify namin yung business, even with the product. Pinakita na ni doctor yung Better Body System, may carb cycling system tayo. And then of course yung product, titignan mo rin yung product. Ano ba yung produkto? Kaya, so hindi ko na itatackle yun. Minention na ni doctor yung mga, you know, yung how we produce the product. Actually, we offer money back guarantee for 30 days. Now, that's how confident yung company natin. You know, subukan nyo, it works. And at saka masarap siya. Then of course, yung the last and the first one is the leadership and management. Pag tumitingin ako ng business, guys, ang pinaka number one ko talagang tinitingnan, aside dito sa iba, yung leadership and management, the owners. Sino ba ang nagpapatakbo? Kasi if you look into a business, guys, magdidepende sa leadership yan. Kasi lahat ng mga products, sistema, compensation, sino ang gumagawa ng decision making yan? Yung mga may-ari, the leaders, the management. Because they are, you know, the people that can make or break the company. Kasi yun ang primary ko. Maybe some of you experience that. Na maganda yung produkto, maganda yung compensation, and then biglang binago nila. Some of them, they don't have integrity, they become so greedy, they start manipulating yung business. So for me, mahirapan ako dyan. Kaya, guys, 15 years na ako sa company, I'm part of the pioneers how we started. Kaya I'm so glad na I did it at we were able to bless na sa mga Pilipina na tulungan natin ngayon. So we've been open in 3 major countries na. US, of course, Canada, tapos yung Pilipinas. Yung corporate office namin sa Pinas, we just opened it. I think nag 2 years na siya last week. You know, and then, you know, we're expanding to different, you know, areas sa Pilipinas like Visayas and Mindanao. Now, to give you a brief background ng Yoli, you know, ang Yoli comes from the word to live, which signifies life, no? 15 years na siya, like I said, no? Nag-umpisa kami noong 2009. Yung corporate headquarters namin is located in Salt Lake City, Utah. You know, privately owned, wala kaming utang. Of course, yung utang sa, tawag ito sa mga suppliers mo, ganun. But you pay that one. But we don't have debt na tulad ng iba na baon siya sa utang. So they're so good in managing, you know, yung finance nila. Experience time-tested leadership. Kasi pag kinumbine mo to si Kimi Fender, Robbie, Corey, and Darren, they have 100 plus years experience in direct sales. And also, they have multiple businesses that they run.
So they understand how to run a business. You know, and like I said, no, tatlo na yung market natin, and we're looking forward in a couple of years that we can open other international market. So we do some product development, and you'll be surprised. Before the end of the year, we'll introduce some amazing product lines namin later on. You know, because we try to evolve what really things na makakatulong. Kaya ang product namin, guys, better body system. We create product that surrounds and how to help your body to become better. So yun yung prinsipyo yun ang ginagawa ng Yoli. So this is me, as like you said, guys. Nung nag-umpisa ako, ang laki ng nilaki ko kasama sa ako dun sa mga statistics noon. Kasi alam mo, dito sa Amerika, galing ako Pilipinas, everything here is big. On top of that, andun na yung mga sakit, pumasok na. Pag tumaba ka, nag-ubis ka, cholesterol mo tataas, blood pressure mo, yung blood sugar mo. I was so amazed na in just 3 months, nag-loss ako ng 32 pounds. Doon ko nakita yung ano, yung effect ng product. At saka yung mga lab works ko, katulad kay Doc, talagang bumaba. Sabi nga nila, blood don't lie. Even though na sinasabi nga ni Doc na supplement ang Yoli, guys. Hindi to replacement sa ano niya. But what it does, it supplement kung anong kailangan ng nutrients ng katawan mo. Kasi yung katawan mo naman, ginawa ng Diyos yan para mag-function. You know? But bigyan mo ng tamang nutrition? Kasi ang mga nutrition natin ngayon, wala na eh. Bombarded na tayo ng mga fertilizer, GMO, kung ano-anong ginagawa natin. Tsaka, yung mga pagkain natin, guys, hindi na nutritious. Ang labanan ngayon, pasarapan na. O, mga mukbang-mukbang, ganyan, yung mga paris-paris. You know, basta't mataba, crispy, yun yung kinakain ng mga tao nun. We're not looking into a nutrition anymore. Kaya natutrouble tayo. I'm not saying na hindi kayo kakain. Pag yun na lang kinakain mo, 80% sa pagkain mo, talagang tatamaan ka ng sakit. You know what I mean? So, I start introducing it to my friends. You know, you see all this picture, guys. Pictures speak 1,000 words already. You know what I mean? So, from weight loss to weight gain, and also from, you know, sa mga issue na like itong si Manuel Paron, no? He's been suffering with a lot of skin inflammation niya, yung psoriasis. But look at him. No, so ito yung mga avid members and customers namin that really love the product, you know. And I seen it, guys, 15 years ago, I seen it, hundreds and hundreds and thousands of customers really transform. Now, with that, nag-engage ako sa business kasi tinignan ko yung mechanics ng business, especially right now with social media. Nung pinost ko yung picture ko, guys, I start creating a story. Nagpapasalamat lang ako. And a lot of people start looking into, oh, ano ba yung Chris, yung mga friends mo na pumayat, ano ba yung tinulong mo. So I start engaging on the business. I look for some people who can help me, you know, conceptualize yung building business. Kasi may background na ako, pero first time ko kasi na nag-build talaga ng business na direct sales o network marketing. So, awa ng Diyos, I was blessed na marami akong accolades na kuha sa company. Now, I became one of the top earner of the company. Our story was featured in the magazine. But what it is, guys, ang simple lang, yung katulad ni Doc Wen kanina, pinakita niya, kung ano yung kinita niya, is just the result of you helping people. Yun lang naman yan eh. Kung makakatulong ka sa tao, the company will reward you. So for me, that's a noble cause. You know what I mean? Sino bang ayaw kumita ng extra? Lalo na ngayon sa buhay ngayon, no? Ang hirap ng ano ngayon, no? Inflation natin, and we're not done yet. You know, lahat ay inaapektuhan, even in Philippines. Guys, kung naghihirap yung Pilipinas, pati kami dito sa US, no, tinatamaan din kami. Kaya, having an extra side of income is a good thing also. So, now, you can decide, pwede rin kayong maging customers. We have customers na avid fan namin. You can take advantage of our wholesale price and also our subscribe and save discount that you can earn some, you know, tawag dito yung mga rewards na pwede mong gamitin to pay for your product. Na ngayon, kung gusto niyo din mag-member katulad ka sa amin ni Dr. Rowena, then you can do that kasi dito yung magkakaroon ka ng extra way. You know? And konti lang yung ano mo dito, guys, umpisa mo. A small amount to start tsaka yung maintenance mo. Kailangan mo mag-maintain. Meron kang expenses sa business. Okay, at least nasa mga range na 3,000 to 4,000 yung monthly expense mo to engage and be active sa business. Eh, ganun naman yung business eh. But the amazing thing, yung business namin, guys, na maintenance mo, it's product, produkto yon.
Now you need to use it, you need to buy it month after month para active yung account mo, you can engage in making money on that one. So, now, there was no better time, guys, na mag-start kayo ngayon sa health-focused business. This is perfect. Sinabi na kanina ni Doctor yung mga statistics and everything. You see the market kasi yun lang naman ang negosyo eh. Titignan mo kung may problema ka bang nasusolve. And you know already how big yung problema ng obesity. Okay? Grabe tayo, guys. Grabe tayo kumain, you know? Yung mga pagkain natin ngayon, super. Grabe yung innovation, you know? Matataba ng kinakain natin. Right? Mahilig tayo sa baboy. Sino bang mahilig sa baboy? Ako din. Nagulat ako sa Pilipinas. No? Umagang-umaga, you know? Pritong baboy, yung pork chop. And then, adobong baboy, sinigang na baboy. You know? Tapos hilig ng kain natin, unlimited yung rice. You know? Binagoongan ng baboy. Lahat ng baboy, kain tayo ng kain. Kaya minsan, pag sinama mo, naging kaning baboy. You know what I mean? So, just a joke, you know? But that's what happens sa atin, guys, pag dahil sa pagkain natin, di ba? Yung lifestyle natin, grabe talaga. No? Masarap tayo mga Pilipino magluto. You know? Masarap tayong kumain kasi hindi tayo nakakapag... ang tawag yan, yung nagtitipon-tipon ko walang pagkain. You know, that's what feels out. This is a good culture, pero so much yung ano natin na outbalance minsan na tinatamaan tayo, even yung mga bata, you know? So, yung rise ng mga health-conscious consumer natin tumataas, especially during COVID, guys. And I lost maraming mga kamag-anak ko, kaibigan ko, namatay during the COVID. Kasi nga, sila yung may mga comorbidities, yung sinasabi kanina ni doktora, sila yung tinatamaan. So, really, yung true wealth natin is yung kalusugan natin, yung health natin. Okay? Then, ngayon, ang maganda ngayon in terms of looking to the business, a lot of people start looking ng mga affiliate marketing, you know, kaya makikita mo, guys, may mga online seller tayo, di ba? People are struggling and they start looking for some ways to make money. Marami na tayong paraan ngayon. And ang maganda sa Yoli, we combine also technology, you know, now, through the technology ng mga apps, katulad dito ng Zoom, you can do the business kahit na hindi mo kailangan lumabas ng bahay. You know, so imagine transforming your life physically, emotionally, and financially. So guys, ito yung unang kikitain mo. The first income ng kinita ni doktora, yung malalaki niyang income, guys, ito yung nagbayad sa kanya yung weekly. 50% kaagad. Okay? Kasi dati, we paid 20%. This is the first time that we start paying it 50%. If I'm not mistaken, we started it back in February, you know? And this is how the 50% fast start bonus, doesn't matter customer or member yung na-enroll mo, this is how they pay you. We've made it easier than ever to get paid for sharing Yoli's incredible products. Here's how. Every product carries commissionable volume, or CV. This is a point system that commissions are calculated from. Yoli is now paying a 50% commission on CV for all initial orders. For instance, our transformation kit carries 200 points of commissionable volume. Sell one T-kit and you'll earn $100 cash. Sell two T-kits with 400 points of CV, you'll earn $200, and so on. This commission applies to initial orders on all Yoli products for all customer types. There's no minimum required and no cap on what you can earn. It's that simple. Even better, we pay commissions every week. There's never been a better time to build your Yoli business. Imagine me, guys, every week, yung nagtrabaho ko sa nurse, every 2 weeks yung bayaran. Kaya nung nag-Yoli ako, oh, mas maganda to. Kada linggo, meron kang extra income, right? So now, imagine mo, kahit na yung isang transformation kit lang, which is our flagship system, guys, kikita ka ng 4,800, makabenta ka lang ng isa niyan. Pag sinign up mo, mag-customer man sila o mag-member. Sipin mo, makasampu ka lang niyan in a month kung mag-goal ka, 48,000. Kaya nakita yung kinita ni doktor kanina, nasa 40 na siya. You know, so very doable siya, you know, na makita mo. So ano ba yung 48,000 na extra sa'yo kada buwan sa Pilipinas? Malaking bagay na rin yan, di ba? Pag matrikula mo or expenses mo, groceries, so a lot of stuff you can do. Or maybe you can put it into charity. You know what I mean? Now, another thing, ito maganda, guys. Binayaran ka na ng 50% ng company doon sa customer mo, mga tao mo na inintroduce sa Yoli, babayaran ka naman ulit nila ng enroll to pag umabot ng dalawa. Now, same people na in-enroll mo,
what sumabot na siya ng 2 or more, then you get another rewards na pwede mo gamitin to pay for products. So let me just play quick this video to explain it. At Yoli, we want to help you earn commissions and receive free products as quickly as possible. That's why we have promotions to help you achieve success from the very first week in the business. Enroll more people using Yoli's amazing products so that you can cover the entire cost of your purchase. One of the privileges of being a Yoli member is the opportunity to earn free product with your referrals. The quickest way to earn free product is through our Enroll To, Free To You program. Here's how it works. Enroll 2 or more customers and generate a minimum of 100 CV or commissionable volume points for each customer to qualify for this promotion. Max out at 400 CV to get up to $200 in what we call Yoli rewards, which are essentially credits that you can use to get free product. Make sure to always refer 2 customers to earn Yoli rewards and secure your free products. For any questions, contact us at 888-295-9009, email us at cs@yoli.com, or reach out to the person that shared this with you. All right, so yeah, simple niyan guys. Kung nag-invest kayo sa ano sa transformation kit, that's 15,299 sa Pinas. Makadalawa kang tao na in-enroll mo, na customer man, ang total na kikitain mo guys is 19,200. Kasi babayaran ka ng first order bonus na 50%, which is 4,800 kada isa. So 96 na yan. Tapos kikita ka pa ng Yoli enroll to rewards na 96, that's 19,200. Isn't that amazing? You know, that's a positive already cash flow sa'yo kung nakabalik ka na kaagad yung pera mo, no? 19.2 versus 15. This is a good business. You know what I mean? That's why a lot of people like on this one, but you need to treat this one as a business also kung gusto mo na mag-business. Now, if you don't like it, kung gusto mo na mag-customer, okay lang din yun. You know, but itong business para to sa mga tao na nag-iisip, na kumita, at may mga disiplina sila, they understand about the concept. And of course, we will support you guys. Now, here's the amazing thing. Ang tanong ngayon, Chris, what if kung mag-reorder yung mga customer, Chris, meron pa ba tayong kita diyan o one time lang yan? That's a good question, guys. So ngayon, lahat ng mga customer mo, may repeat orders, meron kang kita doon. Kasama na yung mga nagsasubscribe na customer. So this is how it works. You know? Are you ready to watch your business grow? Introducing our new customer loyalty bonus program. It's simple. The more customers and subscribers you bring in who keep buying their favorite products every month, the more you earn. Here's how it works. Earn a weekly bonus based on your current sales. The bonus percentage is determined by your sales tier from the previous month. We calculate this by considering the total orders from your customers and subscribers, excluding first-time orders. There are 3 bonus tiers. Tier 1, from 0 to 24.99 CV, qualifying you for bonuses of 20% in the following month. Tier 2, from 2,500 to 49.99 CV, qualifying you for bonuses of 25% in the following month. And Tier 3, 5,000 CV and above, qualifying you for bonuses of 30% in the following month. For example, let's suppose that in the previous month, you qualified at the Tier 1 level, meaning you'll be paid a 20% bonus. Let's suppose that the current month's weeks look like this. In week 1, your customers and subscribers generated 500 CV, creating a $100 bonus. In week 2, 1,000 CV, creating a $200 bonus. In week 3, 1,500 CV, creating a $300 bonus. And in week 4, your customers and subscribers generated 2,000 CV, creating a $400 bonus. In this month, your customers and subscribers generated 5,000 CV for the month, meaning you'll have earned $1,000 in bonuses at Tier 1. Because your orders totaled 5,000 CV for this month, you'll jump to Tier 3 next month, earning a 30% bonus on the recurring orders of your personally enrolled subscribers and customers. Increase your orders each month to maximize your earnings. One effective way to maintain steady growth is to enroll every new customer in a monthly subscribe and save plan. There's an additional way to earn. The customer loyalty bonus also includes a personally sponsored member bonus override, which means you'll earn a percentage of the recurring customer volume from the members you've personally enrolled. The override bonus follows the same tier system. Tier 1, from 0 to 24.99 CV, pays a 2.5% override bonus.
tier 2, from $2,500 to $4,999 CV, pays a 5% override bonus. And tier 3, 5,000 CV and above, pays a 7.5% override bonus. For example, if one of your personally sponsored members generates 10,000 CV this month, and based on last month's orders, is at tier 1, you'd earn 2.5% or a $250 override bonus. At tier 2, you'll earn 5% or a $500 override bonus. And at tier 3, you would earn 7.5% or a $750 override bonus. As you can see, there are great opportunities for those who help their personally sponsored members grow their customer base. We love to reward those who help others grow. We're excited to reward your hard work in growing your Yoli business. If you have any questions, contact the person who introduced you to Yoli or reach out to us at 888-295-9009 or email us at cs@yoli.com. All right, guys. So this is amazing, you know, incentive na binigay ng Yoli. You know, so we're a US company, of course, dollar, pero kino-convert namin into pesos. Kaya maganda talagang bintahe sa inyo, guys, na kasi malaki parate yung dollar. Kahit na dito lang yung mag-maintain ka lang ng 10 customer mo, you know, yung mga repeat order ng mga 10 customer mo, guys, pag bumibili sila ng daily health kit namin, sa 10 lang meron ka ng 9,600. Nakikitain every time na nagre-reorder sila ng daily health kit, which is 100 CV yan. Ngayon, pag umabot ng 25 na customer mo na bumibili ng daily health kit, meron kang 30,000. Okay? 30,000 sa mga customer mo kasi i-increase nila yung payout mo into 25% from 20% kung umabot ka na ng ganitong volume. 25 lang, bumibili ng 100. You know, if you have 50 na customers, max out na yung ano niya, yung sa tier 3 ka na 30%, kaya you can earn as much as 72,000 pesos. Kung meron kang 50 ka-customer na bibili ng 100 CB. Okay? Simple it is, guys. Focus ka sa customers. Talagang you can earn. Kaya sabihin mo, kalahati na lang yan. Kasi Chris, kalahati lang yung bibili sa Pilipinas. 50 CB. You still gonna make good income this one. Divide mo lang siya ng 2. Okay? So, ngayon, just like I said, guys, pag nagsasubscribe kayo, pati yung customer, you earn points. Yun yung maganda. After 3 months, dapat mag 3 months ka mag-subscribe. After that one, you start to cash out yung mga rewards na pwede mong gamitin to pay for your product. Okay? And then, hindi pa tayo tapos dyan, guys. Malakas kami dito sa Amazon, US, Canada. And yung sa Pilipinas, parang Shopee or Lazada. So may kinikita ang Yoli. Yung company ng Yoli, kinik out nila lahat ng mga resellers sa Amazon. So, the Yoli Corporate is the one selling in Amazon. So, yung income nila doon, guys, yung sales nila, sinasama nila sa hatian sa mga top performance. So, they give it back sa atin. Ganito ka, tawag, generous yung company. Sales na nila to, but they use a certain percentage ng Amazon sales nila to pay yung mga top 10. Sino yung top 10? Okay? So, maganda siya na ano, extra. Kayo sa Pilipinas, US, Canada, pwede tayo mag-participate. Every month, pwede mo. This month, next month, so, you have a chance that you can participate. Doesn't matter, bago ka or matagal ka na sa Yoli, you can enjoy this one. So, as you can see, guys, nag-umpisa to ng April. Sa team namin, we have 3 people na nakakuha ng ano ng top 10. Yung pinaka-minimum nakikitain ng top 10, guys, is $1,000. So, that's 48,000 pesos. Si Jay Mendador, he's here, siya yung nag-number 1 noong April. No, kumita siya ng 2,785. Kayo na mag-multiply magkano yan sa pesos. Si Shia, kasama rin natin na mga Pilipino na sa Chicago ngayon, no, she's number 2. Okay? A lot of Filipinos dito, guys. Sa top 10, 9 ang Pilipino dito na nakapag-participate. So makikita mo gaano ka, you know, engage yung mga tao. Si Gemma is under my organization also. She is in Dubai, pero yung account niya is Philippines. Then we did it again on May. Ako, nag-number 8 ako ng May. Si Jay naman, number 1. Si Arlene Verdad is from California sa team natin. So dito, guys, lahat to Pilipinong nag-top sa, ano, sa monthly performance natin ng May. Si Ailis, Policorpio. Nasa Canada to. She was able to participate also. Okay, so ngayon, June, i-announce sila mamaya or tomorrow yung final. But this is the last week na in-announce nila sino yung nasa top 10. So si Rowena, si Dr. Rowena Rubinio,
yung nag-present sa atin kanina, nasa top 3 siya. Pero the final list will be released today or tomorrow. So I won't be surprised if it go up to number 1. You know? So you can do this one, guys. Yung top 10 lang, ha? Hindi yung 20 ang babayaran ng Yoli. So this is an amazing incentive sa atin, mga Pilipino. No? Kahit na wala kayong Amazon dyan, you can still participate. You know? So now, anyone can do this one, guys. It's easy to share. Pwede nyo imbitahin yung mga tao dito sa Zoom natin, or you can share yung mga videos natin, and we provide some duplicable simple system na matutulungan kayo. May training kami, katulad dito. After this one, we're gonna do some business training. There's no fancy tech skills kailangan mo dito, guys. Simple lang. Kung mayroon kayong smartphone na yun, smart na kasi, then you can conduct this business. No need to have a large following or email list. Tuturuan namin kayo sa basic. Na basta willing kayo matuto. Okay? Yun ang pinaki dito kasi meron kayo mga coaches and mentor to help you. Wala kami mga complicated funnel dyan. So a simple website that you can share to your friends and family. No overhead inventory required na malaki. Konti lang. You know, minimum para ano ka, lalo na sa mga ano na sa business natin yung malalayo, like in Mindanao, we start building a little bit inventory para mabilis yung turnover ng enrollment ng mga tao. Okay, everyone can build a team. The size of your team will depend also sa ambition mo. Okay, so ngayon lang, kahit na mag-upisa ka na, you start with the 2 people every month, guys. Kung dalawa lang yun, ituturo mo yung dalawa sa team mo every month. In 6 months, you're gonna have 62 members in your organization. Month 1, 2, yung 2, kumuha ng 2, naging 4, 8, 16, 32, right? That's how simple the duplication. Wala pang customer yan. Kung itutulong mo sa kanila na mag-customer din sila, imagine, kung lahat kayo, meron kayong 10 customers, times 62, that's a lot of people in your organization. You know? 6,200. And what if kung makadala ka ng 4 na tao, and then you help your team do the same thing? Yung 4 naging 16, 64. So that's a total of 1,346. So this is the power ng business na to, guys. Okay? So you can, we have a dual compensation plan. I don't have time to explain. Just go back to the person who invited you to this presentation. So if meron kayong mga tanong about products, at tanong kayo about more details of compensation, you know, so ask them and we'll give you some of the info that you're looking for. Okay? So yung comp plan namin, guys, you can earn kahit na mag-enroll ka lang ng customers. You don't need to build a team. You don't want to. Now, if you're gonna build a team, of course, the company will pay you extra. Marami kang bonuses na makukuha if you build team. And then, of course, sa mga legacy natin, yung mga nag-build ng big organization, you will be part of our global profit sharing and whatnot. And then, of course, meron tayong mga travel incentives. So, what you can do, guys, you know, if you wanna be just a customer, you know, you can save and earn rewards. That's the amazing thing. Congratulations if you decided to be a customer or you decided to become an ambassador. You know, we will share you a link, you know, how you can earn income para ma-enjoy niyo yung mga discounts. You know, you can start earning also some income, or you can just be a brand partner. Kasi yung mga ambassador, they just focus on getting customers, which is great. But a brand partner, you start building a team. You know, so of course, they're gonna get paid bigger kasi meron na silang team, may leverage sila doon. But whatever your decision, guys, customers, become an ambassador, or just become the brand partner to help the company grow. So that's thing also. So yeah, we have multiple packages that you can choose depending sa ambition nyo, and choose wisely on this one. And then of course, get the guidance from the person who invited you if you have any questions more. So that's it, guys. Thank you so much for your time. We will transition to our training. Let me stop sharing my screen and stop the recording.